welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, meron na naman po tayong isang loan application na i-re-review na kung saan, guys, 6 months installment basis siya. Biruin mo 6 months mo siyang babayaran. Pero guys, may i-re-reveal ako about dun sa 6 months installment basis niya. So if you wanna know more about this loan application, so keep on watching! Guys, bago ko sabihin sa inyo yung pangalan ng loan application na to, guys, panoorin nyo to hanggang dulo para ma-aware kayo dun sa 6 months installment basis niya. And then, para hindi na rin kayo magulat dun sa magkano na lang yung pwede nyo matanggap at dun sa mga interest na pwede nyang ibawas. Disclaimer po muna, no, hindi po tayo promoter or hindi tayo agent ng application na to. So, yung mga sasabihin ko dito, guys, is don't take it as personal or financial advice. Nasa sa inyo pa rin, guys, yung decision kung maglo-loan kayo dito or hindi. So guys, ang loan application na po na ito ay hindi ko napapatagalin. Ang pangalan nyo po is SL Cash Lending. So ang SL Cash Lending po guys is pwede nyo ma-download sa Google Play Store. But before that, panoorin nyo muna to hanggang dulo. Mga hindi pa po familiar sa SL Cash Lendings, ang SL Cash Lending po ay isang loan application na nagpapautang. So yan guys, dito ituturo ko sa inyo yung mga step-by-step procedure or at saka mga requirements kung gusto nyo mag-loan dito sa SL Cash Lending. So, this time, guys, i-reveal ko na yung magkano yung loan amount nyo at yung mga interest kasi alam ko yung iba dyan. I-skip hanggang dulo yung video para tignan kung magkano yung interest. Then, i-download na agad yung app. So, dito sa kalagitnaan ng video na to, guys, ito yung pinakang loan amount niya. Papakita ko sa inyo. Then, so, dito guys, pwede kang mag-loan minimum 2,000 pesos, 2,500, 3,000, 3,500, or anything na anong gusto mong amount. Basta ang maximum nyo para sa pang first time year is 4,000 pesos. Ayan guys, if you will choose 2,000 pesos loan amount, meron kang marireceive na lang na 1,260 pesos. Meron silang service fee na 740 pesos. At installments interest na 346 pesos 0.36 cents. Dahil nga installment basis siya, meron ka ditong 6 payments na due date. Kaya ang total repayment mo na is 2,346.36 cents. And then, kapag naman 3,000 pesos ang iyong piniling loan amount, ang iyong marireceive na lang is 1,890 pesos. Meron silang service fee na 1,110 pesos and then installment interest na 519.54. So, ang total repayment mo dito na babayaran within 6 due date na nga ay 3,519.54. And then, go to 4,000 loan amount na tayo. Ayan guys, ito naman yung pinakang maximum amount para sa mga first timer which is 4,000 pesos. Installment pa rin to guys. Ang iyong marireceive na lang dito sa 4,000 pesos ay 2,520 pesos. So, ang service fee is 1,480 and then meron silang installment interest na 692.72 pesos. So, total with 4,692.72 pesos. So, ang first due date mo po ay sa September 16. Ang babayaran mo is 4,104 and the rest is installment na up to March 8, 2023. Ang SL Cash Lending po ay nag-o-offer ng 20,000 loan amount sa mga first timer pero yun ay advertisement lang nila guys. So, hindi yun talaga yung kanilang ipinapautang para sa mga first-timer. So, dito nga guys, sasabihin ko sa inyo o i-share ko sa inyo kung magkano yung pwede nyong makuha at yung interest na ibabawa. So, dito guys, kapag kayo ay interesado kay SL Cash, after ko sabihin yung interest at loan amount niya, is ganito yung inyong gagawin. So, una, install nyo yung application and then pindutin mo yung agree or disagree kung ma-access permission nila yung iyong SMS, yung iyong contact list, yung app installed, manage calls, and inyong location. So, kapag gusto mo mag-loan is di agree mo lang yon or check mo lang yon and then mapupunta ka na sa pag-register ng iyong account using your active mobile number. And then sila yung magsasend ng OTP code and then bubungad sa yung step 4 na need mo ma-accomplish. Ito yung mga personal information. Dito guys, sa personal information, name mo lang yan. And then need kang maglagay ng 5 guarantor or co-maker. Ayan guys, dito sa SL Cash or
SL Cash Lending is need mo ng guarantor or co-maker. So, sa ibang application, hindi kailangan. So, dito, ito yung pinakang contact reference or contact information na need nilang ma-access para siguro tatawagin nila ito kapag once ikaw ay hindi na ma-contact or hindi ka na agad makapagbayad or due date ka na, ganun. Preduhin nyo kung sino yung ilalagay nyo dito na co-maker para naman hindi na kayo magulat na tatawagan nila ito isa-isa. And then after ng step 1, pupunta na po tayo sa step 2, which is employment information na kung saan guys, ilalagay mo dito yung details ng company mo kung saan ka nagtatrabaho. And then, need mo maglagay dito ng proof of employment. Pwede dito yung payslip or company ID. And then, pupunta na tayo sa step 3, which is identity information na kung saan ilalagay mo dito yung mga IDs or available mong ID na kung saan ito ay UMID lang, passport, driver license, SSS, PRC, ano pa ba hindi ko nababanggit? So, ulitin ko ha. UMID, driver's license, voter's ID, passport, SSID, and PRC ID. So, yun guys. Ito yung, flash ko na lang dito yung ID kung ayan yung mga need or meron kang isa diyan sa mga ID na yan, pwede kang mag-apply din. Proceed na tayo dun sa step 4. Dito sa step 4 guys, ito yung disbursement information na kung saan mo pwedeng makuha yung pera and then kung saan ka rin pwedeng magbayad. So dito guys, bali online transfer lang sila. Pwede dito sa Coins PH, Paymaya, GCash, GrabPay, and then sa mga bank. So ito may mga list sila dyan na bank kung saan pwede mo siyang makuha. And then guys, after mo ma-accomplish yung step 4 na iyon, is bubungad na sa iyo yung loan amount na pwede mong ma-loan, which is from minimum 2,000 up to 4,000 pesos. So, huwag kayong matakot na i-click lang dyan yung apply loan para makita nyo yung interest at kung magkano lang yung pwede mong makuha. So, dito guys, sa SL Cash is installment basis siya. Guys, sa SL Cash Lending is installment basis siya na kung saan is pwede mo siyang bayaran up to 6 payments. Kung pipiliin nyo guys yung 4,000 na loan amount, ang receivable amount yun na lang dito guys is 2,520 na kung saan is yung kanyang pinakang ibinawas is umaabot ng 1,480 pesos. And then, meron kang babayaran dito na installment interest, na kung saan installment basis nga siya, meron siyang 692.70 pesos na installment interest. Kali guys, ang kabuuan na babayaran mo is around 4,692.70. So, medyo malaki siya. Kalahati na lang yung nakuha mo. And then yan, guys, pag-isipan mo mabuti kung need mo ng pera or kung gusto mo pa rin mag-loan dito. So ito guys, papakita ko sa inyo yung pinakang mga pagbabayaran mo within 6 na installment period. Na kung saan ito na nga guys, dito 2% daily sila guys at meron ditong 6 na due date ka. Ang unang due date mo sa September 16 kapag ngayon ka nag-loan, meron kang babayaran na 4,104 pesos. And then, ang next na due date mo na is September 30, bali 15 days before your first due date. Sa September 30, ang babayaran mo is 256. Sa October 30, next month na, 192 pesos. Next ay November 29, next month na rin yun, 64 pesos. And then, January 13 na ulit. January 13 na ulit, which is 68.40 pesos. And then, afternoon, hindi ka na magbabayad sa February, March 8 ka na ulit magbabayad, which is 8.32 pesos yung iyong babayaran. So, yun guys, pag-isipan nyo guys kung okay ba sa inyo yung 6 na payments or pwede nyo naman siyang bayaran ng buuhan na talaga na 4,692.70 pesos or pumapatak siya na 4,693 pesos. And guys, yan lang yung tungkol about kay SL Cash Lending. Kung kayo ay may mga katanungan pa about this loan application is, comment lang dyan sa baba guys. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, is kindly click the subscribe button at hit yun na rin notification bell para updated kayo sa mga videos na pwede ko pang i-upload.